Let's get an update in the situation in southern Leyte. More than a week after being battered by Typhoon Odette, we now have on the line PDRMMO Officer Danilo Atienza. Mr. Atienza, magandang umaga sa inyo, sir. Yes po, ma'am. Good morning po sa inyo. Okay, bago ang lahat po, sir, can you please give us an overall update sa sitwasyon po sa southern Leyte? Yes po, ma'am. Until now, since naglandfall yung bagyo, ay wala pa rin po yung kuryente natin. Walang electricity the whole province of southern Leyte. Then, ang internet signal wala pa rin. And then, may mga signal sa networks, but sa mga ilan lang lugar dito sa Maasin City. So mahirap pa rin ang communication. Though may ano kami na established na HF radio, but then hindi pa rin maka-reach out sa lahat ng mga municipalities. Sa relief operations namin, ma'am, ongoing naman, the provincial government has provided relief goods sa lahat ng mga 18 municipalities at saka isang city. And ang medyo nakita lang natin na magiging problema in the future ay yung sustenance. Of course, yung local resources ng probinsya ay medyo exhausted na. Mm-mm. Though may mga donors, local and international, na tumutulong. At then ang tinitingnan natin na paano ma-sustain, considering na ano, talagang affected ang dalawang means of livelihood dito, ang agriculture at saka fishing. Dahil sa agriculture, nasa lanta, of course 100% yung mga produce, agricultural wow. products. Mm-mm. Then yung sa fishing po ay wasak po yung mga gamit pang dagat nila. Uh-oh. So wala talaga silang sources of income as of now. Kaya medyo tinitingnan ng provincial governor namin paano ma-sustain. And then maliban doon, yung tinitingnan din natin yung rehabilitation, yung mga basic services, lifelines natin, yung tubig, medyo sa ibang mga munisipyo ay kulang sa tubig, saka yung electricity, of course. No? And side din po dyan ay yung temporary shelter, kasi ang dami na sa evacuation centers ngayon. Dahil ang lahat ng LGUs dito po ay ano, coastal. Dahil sa impact ng bagyo, malaksang hangin, saka nagkakaroon kasi ng storm surge, lahat ng mga bahay sa coastal areas ay talagang wasak talaga, totally damaged. Kaya hindi na makauwi yung mga nasa evacuation centers, wala na silang bahay. So yun po yung tinitingnan natin na sana mabigyan ng mga temporary shelters man lang sila. Dahil yung mga evacuation centers din po, yung mga classrooms na ginagamit ay nagkakaroon din po ng 70% na nawasak din, nasira. So nahirapan talaga ngayon yung mga evacuees. Kaya tinitingnan din natin na paano sila matutulungan. May mga international organizations kasama ng Health and Watch and Clusters dito sa Provincial Health Office at saka Department of Health, nagtulungan na maagapan yung posibleng magkakaroon ng health problems, no? Dahil sikan sa evacuation centers. Mm-mm. So yun po yung sitwasyon dito, ma'am. Nakapag-submit na po tayo ng RDNA, Rapid Damage Analysis and Assessment, na-identify na po yung mga urgent needs. Kaya lang, hindi po matugunan lahat with our own capacities dahil sa ang laki ng impact po. Though, kukunti lang yung casualty natin dahil sa maaga yung preparations. Nagkakaroon ng maagang preemptive evacuation at saka nagkakaroon ng forced evacuation. At saka may mga prepositioning po tayo na ginagawa, food items at saka non-food items. Mm-hmm. Early din po yung mga meetings ng council natin, Disaster Management Council. At saka preparation po ng mga
response clusters. But then, talagang ang lawak, ang laki po talaga ng damage na nagawa ng typhoon. Pinsala when it comes to yung sa mga bahay, nasira, yung mga infrastructures, government buildings, mga schools. Though madali po natin na ano ma'am na clear yung mga main roads kasi inactivate natin kaagad yung debris clearing cluster. Nagtutulungan po yung provincial engineering, DPWH at saka mga local contractors to clear our main roads. Ang sa ngayon na lang yung mga barangay roads ang kiniklear. But then possible na po lahat ng mga munisipyo up to the most farthest municipalities. But then ganun pa rin po medyo challenging nga dito yung how we could sustain the basic needs, the urgent needs ng mga tao considering na exhausted na yung local resources po namin. Oo. Yung po, Ginoong Atienza, matanong ko lang, Ginoong Atienza, ilan po ba ang residente na nasa mga evacuation centers ngayon? And overall, ilan po ang apektado? Umabot na po sa more than 100,000, ma'am, yung affected individuals. At ongoing po yung consolidation namin ng mga nasa evacuation centers ngayon. Kinukuha namin yung mga data from different municipalities. Kaya inuna lang muna natin yung affected families and then totally and partially damaged houses. Saka yung mga casualties. Kunwari may nais po magpadala ng tulong, sa paanong paraan po ninyo makukuha ito? Mayroon po tayong ano ma'am na-establish na dalawang paraan po. Sa kung financial ay nag-open ng separate account yung provincial treasurer natin. Mayroong sariling account, I mean, yung account para po sa disaster no response or donations no. Mayroon din po tayong in charge sa food and non-food items yung DSWD natin na doon po natin ililing sa kanila kung ang tulong ay food and non-food items. Saka pwede naman po gamitin yung number ko ma'am para mailing ko sila sa tamang tao po kung mayroon po silang ibibigay na tulong. Oo, pero ipinapadala po ba halimbawa kung in-kind, paano po ito, bukas po ba ang airport, sa Tacloban ba? Anong paraan po sir? Parang iniisip ko, let's say gustong may taong gusto mag-ship sa inyo ng mga pagkain, ano po ba, sa barko, sa Coast Guard, or sa airport pwede? Lahat naman pong ano ma'am, bali... means of transportation ay accessible na po. Kung sa air yung gagamitin, pwede naman po maglaland doon sa Tacloban Airport. Saka mayroon din po kaming airport dito sa Barangay Pananawan, Maasin City. Mm-mm. And kung sa by land naman from Luzon, ay pwede naman po dadaan doon sa Sorsogon, sa May Matnog, sasakay yung cargo truck sa ferry boat, papunta pong Alin, Samar, and then diretso na po yun sa Southern Leyte. Accessible naman po yung daan, ma'am. Sa kung sa ship naman, ay mayroon naman po kaming mga ports dito na pwede namang dadaong yung mga malalaking barko. Like for example, yung barko ng Philippine Coast Guard ginagamit namin pag padala sa mga relief goods doon sa mga isla, okay naman po yung operations in distribution sa relief goods through this kind of no mga transport facilities. Okay. Ginoong Atienza, dumating na po ba ang food packs or relief packs mula sa DSWD? Yes, mayroon pong mga food packs ma'am from the regional offices ng DSWD. Ilan po?
Ilan po ang pinapadala po sa inyo, sir? Yung ano natin, yung recording ay nasa SWD natin dito sa province. Mayroon po naman tayong in-organize na nagdo-document sa lahat ng mga incoming at saka yung outgoing na i-distribute. Nag-organize po tayo ng secretariat, yung documentor, para po lahat ay ma-register dito sa Emergency Operations Center natin na nasa provincial capital ng Maasin City, no, ng provincial government. Para po ma-acknowledge natin at saka lahat ng mga donors ay ma-guide natin kung ano pa yung mga LGUs na hindi pa po o kukunti pa lang po ang nabigyan para hindi magiging saturated yung mga assistance sa isang municipality lang. So, naman po, ma'am, yung recording ay maayos naman po. Nasa DSWD natin yung recording of food and non-food items. Ang tanong ko lang kasi kung sapat ang napapadala po sa inyo, sir. Kasi may mga LGU nga po na sinabing nakapagpapadala ang DSWD pero hindi nga po sapat because the DSWD is also, some of the goods are coming from Luzon. I mean, of course, some are prepositioned nearby pero may challenges rin daw. Totoo yun, ma'am. Yan ang sinasabi ko kanina dahil sa lawak po. Malaki talaga ang impact. Hindi po makayanan ng within our local resources lang. Ayan, sabi ko may mga prepositioning of food and non-food items kami with the DSWD namin dito sa province. But then, of course, kulang. Sa ngayon, ongoing ang relief operations. Of course, yung mga remote barangays, naabot na. Pero ang tinitingnan natin kung paano siya ma-sustain. Kasi of course, kailangan siyang continuous. Dahil nga, wala nga silang other means of, you know, sources of income. So, kapag ngayon, isang tanong na lang sila sa mga relief goods. Yes, pero bukod sa relief, meron na po bang pondo na ipinadala ang national government sa inyo? Yes po, ma'am. Nagpunta po dito po si yun, sir? President Duterte. Then nag-pledge po siya ng support, financial support. And then mayroon pong nagbibigay din ng paparating pa lang po si Secretary Roque ay nag-ano rin na magbibigay ang Office of the President ng mga sacks of rice. So, parang yeah, gandawin pero na siya. Iba yung sinabi nyo pangako yon pledge, pero may naipadala na po ba na pondo mula na sa national government? Yung sacks of rice, ma'am, gandawin na siya. Yung, yes, but the funds, funds per se. Ibang ahinsya, nagbibigay na rin po. Pero yung ano, accounting po dito, pag financial assistance ay nasa provincial treasurer natin. Tsaka yung food and non-food items ay dito po sa DSWD natin, yung specific na mga figures of items po. Okay, so technically you don't know if funds have been sent. You have no personal knowledge if the province already has funds coming from the national government. Hindi niyo po alam yun. Alam ko po yun, ma'am. Kasi every time na may interview nga po? Magkano po ang natanggap na? Magkanong natanggap na, sir? Kung bibigyan niyo ako ng time, ay pwede kong ibibigay sa inyo. Kasi hindi naman maganda kung magbibigay ako ng information na hindi yung talagang ang kompleto, no? Of course. Kasi ngayon lang ako tinatawagan ng staff ninyo, ma'am, na hindi ako nakapag-prepare. Ang dami kasi ginagawa natin sa EOC. Pero pwede ko naman kayong i-link kung gusto nyo mamaya sa provincial treasurer natin at saka sa DSWD kasi sila lang yung may hawak ng specific talaga na mga figures. All right. Well, on that note, Ginoong Atienza, I want to thank you so much for joining me this morning. Mag-ingat po kayo dyan, and I do hope makarating po ang pondo at tulong para sa mga kababayan po natin sa Southern Leyte.
You have a blessed Christmas and a new year, sir. Thank you very much, sir.